Next check naman natin ay yung cylinder head. Unahin natin i-check kung pantay pa ang cylinder head. Katulad dito kanina sa cylinder block, dapat hindi din papasok ang 0.05mm na sukat ng pillar gauge. Pag pumasok, kailangan na yan ipa-resurface sa machine shop para pumantay ulit. Next, check natin na yung camshaft oil clearance gamit ang plastic gauge. Ang standard na sukat nito para sa Raider 150 ay 0.032mm up to 0.066mm. Para masukat ito, gugupit kayo ng onting plastic gauge at papatong nyo sa taas ng camshaft. Pagkatapos ay ilagay nyo ang camshaft holder at higpitan nyo ang bolts gamit ang torque wrench. Base sa Suzuki, kailangan higpitan ito ng 10 Nm. Pagtapos nyo higpitan, tanggalin nyo na ang camshaft holder then tignan nyo kung anong kasukat niya dun sa papel ng plastic gauge. So ito, ang kasukat niya ay 0.038mm. Ibig sabihin, nasa tamang sukat pa ito kasi ang standard size na binigay ng Suzuki ay 0.032mm hanggang 0.066mm. Pag lumagpas yan ng 0.066mm, kailangan nyo na palitan ng cylinder head o kaya ang camshaft holder at camshaft. Depende kung ano sa tatlo ang napudpod. Importante na tama ang sukat niyan kasi pag lumagpas na sa standard ng sukat niyan, magkukos yan ng ingay dahil sa kakaalog ng camshaft. Next, check naman natin ay kung okay pa ba ang valve guide. Isang paraan para malaman kung okay pa ang valve guide, takpan nyo ang dulo ng valve guide tapos hilahilahin nyo yung valve. Pag bumabalik-balik yung valve at natunog pag inihila tulad nito, ibig sabihin okay pa yan. Pag naman hindi bumabalik at walang tunog tulad nitong binili kong sirang cylinder head, ibig sabihin, kailangan nyo napapalitan ng valve guide sa machine shop. Importante na okay pa ang valve guide kasi pag masyadong maluwag ang valve guide, magkukos yan ng ingay at pwedeng mag-uso kahit pa bago ang pinalit yung valve seal. Next, check naman natin kung okay pa ang mga valve. Unahin natin itong valve face. Ang standard size nito ay 0.80mm hanggang 0.60mm. I-check natin gamit ang vernier caliper. 0.73mm, 0.73mm, 0.74mm, at 0.75mm. Ibig sabihin, nasa tamang sukat pa yan lahat. Pero pag bumaba na ng 0.50mm ang sukat niyan, kailangan na yung palitan dahil pwede yung mabasag sa katagalan. Next, yung valve stem. Ang standard size niyan para sa dalawang intake valve ay 4.47mm. At para naman sa dalawang exhaust valve ay 4.45mm. Pag bumaba na yung mga yan ng 4.3mm, kailangan na yung palitan. Dahil pwede din umusok at tumingay ang makina pag pudpud na yung mga valve. Next, check naman natin kung okay pa ang lapad at kung pantay pa ang valve seat. Para masukot ito, lagyan nyo ng marker ang mga valve seat. Then ikutin nyo ng mga isang minuto. Ang standard na sukat nito ay 1.10mm hanggang 0.90mm. Pero pag bumaba na yan ng 0.50mm, kailangan nyo na yan dalhin sa machine shop para ipabalik sa standard size ang valve seat. At check nyo yung valve seat kung pantay pa. Dapat walang matirang marker dyan sa pabilog. Para masure ka kung pantay pa ang valve seat, ikabit mo yung valve spring tapos lagyan mo ng gas yung butas ng port. Pag may tumulong gas, ibig sabihin kailangan mo ilapping yung valve seat para pumantay. Importante na pantay ang valve seat para hindi mag-leak ang gas at hangin. Dahil pag nag-leak yan, pwedeng hindi umandar ang makina, umandar man pero mabagal ang makina, at pwedeng hindi mag-idle ng maayos. Next, check nyo yung valve spring kung nasa tamang sukat pa.
Ang standard size niyan ay 38.25mm hanggang 36.35mm. Pag bumaba na yan ng 36.35mm, ibig sabihin malambot na yan kaya dapat palitan na yan para maiwasan ang bulb float. Ganito ang mangyayari pag malambot at pasira na ang bulb spring. Tumatalbog ang bulb imbis na hindi dapat. Pag tuloy-tuloy na nagbabulb float, pwedeng magbanggaan ang bulb at piston. Pag nagbanggaan ang bulb at piston, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Isa, pwedeng mabaluktot lang ang bulb kung maswerte ka. Pangalawa, pwedeng maputol ang bulb. Pag naputol ang bulb, siguradong sira din ang piston at iba pang parts. Kaya importanteng nasa tamang sukat at tigas ang bulb spring para maiwasan ang bulb float. Next, punasan nyo ulit yung mga parts ng cylinder head para sure na walang dumi. Pagkatapos ay palitan nyo na yung mga bulb seal. Tandaan nyo, basta't nagbaklas kayo ng makina, advisable na palitan nyo na yung mga bulb seal. Para sure kayo palagi na pulido ang gawa nyo. Pag kasi sira na ang bulb seal, siguradong maglalabas ng usok ang motor nyo. Next, lagyan nyo na ng oil ang mga bulb stem at ikabit nyo na. Then, lagyan nyo na yung mga bulb spring. Lagi nyo tatandaan na ang paglagay ng bulb spring, dapat nasa ilalim yung magkakadikit na ikot at nasa taas naman yung hindi magkakadikit na ikot. Then, ikabit nyo na ang bulb lock gamit ang bulb spring compressor. May ibang paraan ng pagkabit ng bulb lock pero mas magandang gumamit ng proper tool katulad yan para mabilis at pulido ang gawa nyo. At isa pa, magandang matuto agad kayo gumamit ng mga proper tools kung balak nyo mag-apply sa mga kilalang kumpanya. Dahil kailangan marunong kang gumamit ng proper tools doon. Next, ikabit nyo na ang bucket shim base sa nilagay nyong palatandaan. Bawal yan magkapalit-palit dahil magkakaiba ang sukat niyan. Kaya dapat lagyan nyo yan ng palatandaan bago nyo tanggalin. Pagkatapos ay sukatin nyo na ang valve clearance ng exhaust side at intake side base sa binigay na sukat ng Suzuki. Ang exhaust side ay sa kaliwa. At ang intake side naman ay sa kanan. Ang standard clearance nito sa exhaust side ay 0.20mm hanggang 0.30mm. Ibig sabihin, dapat pumasok ang 0.20mm pero hindi dapat papasok ang 0.30mm pataas. Sukatin na natin. .020mm pumasok. .030mm hindi pumasok. Ibig sabihin, nasa standard size pa itong exhaust side, kaya okay pa ito. Next, ang intake side. Ang standard size naman para sa intake side ay 0.10mm hanggang 0.20mm. Ibig sabihin, dapat pumasok ang 0.10mm pero hindi dapat papasok ang 0.20mm pataas. Sukatin na din natin. 0.10mm pumasok. 0.20mm hindi pumasok. Ibig sabihin, nasa standard size din pa itong intake side, kaya okay din pa ito. Kung sakaling hindi pumapasok ang standard clearance, kailangan yung bawasan ng valve shim gamit ang liya hanggang sa pumasok ang standard valve clearance. Pag naman lumagpas sa standard size ang valve clearance, ibig sabihin, kailangan nyo nang bumili ng mas malaking valve shim. Abangan nyo yung gagawin kong video kung paano malaman kung anong size ang bibili yung valve shim para bumalik sa standard size ang valve clearance. Hindi kasi pare-pareho ang sukat ng valve shim na pwede mong mabili. Importante kasi na nasa tamang sukat ang valve clearance. Kasi pag masyadong maliit ang valve clearance, pwedeng hindi mag-start o mahirap mapastart ang makina. At pwede din hindi mag-idle o mag-minor na maayos. Pag sobrang laki naman ang valve clearance, maingay ang makina at bababa ang lifespan ng ibang parts ng cylinder head.